Magandang hapon po sa inyo, Alexander Lexter Jules. Ang babalik para sa inyong update ngayong hapon na ito. May entra tayo na nga at may promotional video na nga sa Starpop Philippines YouTube channel, ABS-CBN Star Music YouTube channel po yan. At nung i-premiere ito, meron lang po itong 411 views. Ibig sabihin, hindi po kayo nanood ng My Entrada Answers Question about her song. Why? 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 Unti-unti po kayong naging inactive po sa social media and you are being inactive sa pagsuporta kami May in watching the premiere from ABS-CBN Star Music. And this is your responsibility, I think, as a fan. Kung totoong fan ka, you should be there. When I wasn't there because I was working. I am in the classroom and I was with the kids. But yeah, it doesn't matter. I support her less. That is why I was wondering why the views are becoming smaller and smaller and smaller. Where are those supports na sinabi nyong andyan kayo for my entrata all the way? Na hindi nyo iiwanan ng isang Meridel may entrata. O diba? So it's some kind of disappointing. For sure, may wouldn't want to see the views of her interview na ganito kaliit po ang makikita niya. So, refresh po natin. Kanina meron po siyang 411 views and now meron siyang 616. It should be at the time na nag-premiere si ABS-CBN Star Music, you should have been there to watch her nung mag-premiere ito. But then, it's not too late, people. You still have the chance to show May how big or how great your love is for Meridel May Entrada. Kasi ito na nga't na-post na ito 2 hours ago, ay pwede nyo pang palakihin ang mga views na ito. Ano ba ang mga katanungan na sinagot ng isang Meridel May Entrada about her song, Chada Mahigugma? If you are curious about it, let's go watch it in this video. But I am really, really pushing you all to please watch this video. My Entrada answers questions about her song sa ABS-CBN Star Music to bring that views up higher than she expected. Kasi hindi naman po pwedeng always kayong nagrarat sa social media na andito ako, gusto ko ipaglaban si Meme Entrata at gusto ko siyang ipaglaban sa management when they are treating her like this rubbish. But then here you are, people, giving my the least expected views ng interview niyang Chada Mahigugma. O diba? So, where were you nung sinabing may premiere sa ABS Star Music? Where were you nung sinabi niyong I will always be there for Mama Entrata to support her all the way? At sinabi niyong kaya niyong ipagtanggol ang Mama Entrata na kahit na ano pa mang mangyari. Where were you? O, diba? Yun yung mga katanungan. Now it's your chance. Chance nyo na po yung i-make up kay Meridel May Entrata. Up to you how you do it and how you show it. But then yes, it's now all posted in ABS-CBN Star Music channel, YouTube channel. So up to you if you're gonna leave the views as it is right now, 616 views, or if you're gonna bring these views higher and much higher just to give back what you need, what you owe to Maymay, what you owe to Maymay Entrata nang sinabi niyong mahal niyo ang isang Maymay Entrata. Here she is giving you all the answers to all the questions na meron kayo sa inyong brain as of this very moment. Bakit kinanta ni Maymay ang isang kantang Chada Mahigugma, and bakit sinabi niyang there was one point in her life na sinabi niyang ayaw niya nang magmahal kasi ilang beses na siyang nasaktan or dahil nasaktan na siya. But then, she found out later that it is really indeed nice to fall in love and to be loved. Chada Mahigugma by May Entrata. Narito po ang mga kasagutan na yan ng isang Meridel May Entrata. Let's go!
Hello po, this is Maymay Entrata. Wanna know more about Tiyada Mahigugma? Keep on watching. Tiyada Mahigugma. So, isa yun, ay, ba't ako nagbisaya na? Ikaw kasi. So, isa yun ko po. Tiyada means any term po na maganda sa paningin nyo at maganda sa pakiramdam o kaya naman po masarap sa pakiramdam. For example, tiyadang buhok ko, tiyadang mukha ko, sige. Ano? Tiyada ang dress ko, tiyada imong nawong, tiyada ang mukha mo, tiyada ang pagkain or masarap yung pagkain. So, sana gets niya. Tiyada kaayo yung pakiramdam ko ngayon. Yeah. Tapos yung mahigugma naman po, siguro feeling ko nga halos lahat ng mga Tagalog po ay alam na po kung ano yung gugma, di ba? Yung love. Mahigugma is magmahal. So tiyada mahigugma, ang sarap magmahal. Ang sarap sa pakiramdam magmahal. Ang ganda magmahal. Bago ko sasagutin yung question na yan. A year ago po, nag-reach out ako sa college friend ko na si CJ Caaminio. Sa mga hindi po nakakaalam, dun po sa last album ko po na Amang Kabugera, yung Empowered album ko po, isa sa mga kanta po dun na yung Ubos na ang Problema, siya po yung nag-compose nun. Kasi nag-reach out din ako sa kanya kasi alam ko talaga yung talento niya sa pagsulat ng kanta. Kasi kasama ko siya sa choir at lagi niyang sinishare yung mga na-compose niya. Tapos nung pinitch namin yung kanta niyang Ubos na ang Problema, bale Amang Kabugera, tas parang second place yata yung song niya, nag-listening kami, kaya sobrang masaya ako sa kanya talaga. As in, tapos na yun, yung 1 year ago po, sabi ko sa kanya, baka mag-album ulit kami. Pwede ka bang mag-compose ng happy love song? Tapos, sabi niya, oo naman, tapos hindi naman siya makapaniwala. Ganun. Tapos sabi ko, kailangan maniwala ka na kasi hindi mo alam kung so, dahil sobrang galing mo, sabi ko sa kanya. Tiyada talaga yung mga, ano mo, yung mga kanta mo. Oh! Naintindihan nyo na, tiyada ha! Sabi niya, sige, may hanggang kailan ba ito, ganyan. Siguro mga 1 week lang kasi yun nga yung sabi ng producer ko po eh. Tapos sabi niya si Jason, sige. Day. 1 week after, may meron na akong demo, may wag mo yung judge ha. Tapos sabihin mo sa akin kung hindi mo gusto, ganyan. Sabi ko, sige, sabihin ko. Tapos, nung una ko siyang napakinggan, parang halo-halo po yung pakiramdam ko. Saya at parang naiiyak kumbaga po kasi parang ilang years na din po ako dito sa Manila. Tapos parang ang tagal ko na hindi nakarinig ng Bisaya song po ba. Kasi itong song talaga ay Tagalog at saka Bisaya. So talagang may meaning kumbaga po talaga sa akin at sobrang masarap sa pakiramdam na kantahin yung lingwaheng kinalakihan niyo. So ayun, mas dama ko siya kasi yun yung lingwahe namin eh dun sa amin sa Cagayan de Oro. Tapos ayun, sabi ko, Sage, as in talaga sobrang napasaya mo ako, sobrang thankful ako sa kanya talaga. Ibibigay ko sa kanya yung credit talaga kasi ang galing niyang gumawa ng kanta at ang galing niya na nabuo niya yung tiyada. Congrats, Sage! Ayong may tao din na para sa'yo, kapit lang dahil darating din yun. Yun yung favorite kong line ng Tiyada Mahigugma kasi umabot din po ako sa puntong ayoko na, parang hindi na ako naniniwalang magmamahal pa ako ulit or maniniwala ako sa pagmamahal kasi nga, di ba, pag nasaktan tayo, feeling mo pa sa yung mundo, feeling mo hindi mo na deserve magmahal, feeling mo pare-pareho lang sila, parang gano'n yung mga charot-charot ba? Ay, hindi siya charot, totoo siya. So, ayun, tapos, yun nga, may tao rin na
syempre hindi mo naman, hindi ka naman din maniniwala magmahal muli kung hindi mo isusurrender sa Panginoon, di ba? Kasi siya yung love eh. Siya yung magbibigay ng love muli eh. So yun po, may dumating naman po. Ay, opo, sobra. Tsada may gugma with my family po, sa friends ko. Halos kasi sa lahat ng mga kanta ko po, laging ano eh, para kumbaga women empowered pa. Tapos meron pang may galit pa, di ba yun, may mga song may galit pa, tapos ilaban mo yung sarili mo, may tapang-tapang pa, gano'n, tapos bigla, na, umiirap na. Pero ito parang itong Chada may gugma, parang nilet go niya na yung lahat ng mga yung tapang, yung i-force ba yung self niya na maging masaya, ganun. Parang ito yung song na masaya ka para sa sarili mo, at hindi tong kanta nito nahayaan na kami na, or ako lang po yung nakaranas dun sa kung ano yung natutunan ko po dun sa Pasko at dun sa pag-move forward ko sa panibagong chapter na punong-puno ng pagmamahal sa mga taong mahal din po ako. Kaya ayun na nga, kaya itong kanta ito ay naway din ay makapag-realize din sa inyo po, no? Lalo na dun sa mga taong hindi naniniwala magmahal. Kasi meron at meron po talagang taong magmamahal sa kung sino kayo. Kasi nung nag-ano po kami, nag-meeting kami like Sir Roxy, meron ka bang mga naisip pang kanta, ganyan-ganyan. Tapos ang tagal nung kasi yung Chada Dai, ang tagal na record, ang tagal na. Ang tagal na sa akin yung Chada May Gumbat, sabi ko, Dear I, Sir, pwede po bang mag-surprise song tayo, yung mga song na hindi pa po na na-release. Pwede ko na po ba i-release dito yung Chada May Gugma? Tapos sabi nila, oh naman. Tapos ayun na, parang ang sarap din sa pakiramdam talaga. Kasi ang tagal ko na din pong hindi nakapag-perform with OFW po eh. Tagal ko din po hindi nakabalik din sa mga London. Tapos, tinanong ko pa nga po dun kung may mga Bisaya po tayo, mga kababayan. Tapos ang dami po na mga Bisaya, kaya sobrang maintindihan nila yung kanta. Ay, sorry. Tapos, ang saya sa pakiramdam na sa wakas, na-perform ko na yung Chada May Gugma. Tagal-tagal na po yun sa akin kasi. Tapos, yun, happy lang siya. Sobrang, kumbaga talagang sobrang malayo po siya sa mga previews kong mga kanta po. Hello mga kapamilya, please stream Chada May Gugma on all digital streaming platforms and don't forget to follow me on all social medias. So, yun pala yun mga kaibigan, ang meaning ng Chada May Gugma. At yun pala ang kanta na yan ay matagal na kay Mary Del Maymay Entrata. At nung tinanong siya kung anong gusto niyang kantahin, ayun, ipresent ng isang Mary Del Maymay Entrata ang kanyang bagong kanta na hiniling niya pa sa kanyang kaibigan na si CJ. Na gawan siya ng bagong kanta kasi nga naniniwala ang isang Mary Del Maymay Entrata na yung kaibigan niya na yon is a good songwriter. O diba, talagang hindi lang po si Maymay ang aangat dito kundi yung mga taong may talento sa paggawa ng kanta na alam ni Maymay na kaya siyang bigyan ng good song na pwede niyang maigamit para ma-encourage ang lahat ng tao na maging masaya, makapag-move on sa past, sa mga sakit na dinanas, sa mga pag-ibig na meron na nasaktan sila, at maniwalang meron at merong magmamahal sa iyo pagdating ng takdang panahon. O, diba? So, yes, mga kaibigan, it was such a nice interview of Maymay Entrata, and I really wanted to, in my imagination, kung sana merong isang kaibigan man lang niya na gumawa ng mga katanungan na yaon at i-interview siya
it's gonna be a good interaction at makita natin yung Kike na Maymay showing her giggles and all the laughs and smiles. You know Maymay how she reacts to questions every time na may ibibigay sa kanya. But then it was made, the question was made before her. And all she need to do was just to answer the question straight away without someone interviewing her. So, if I were to be asked kung ano ang gusto kong may mag-e-interview ka Maymay, kung wala, pipiliin kong meron. And sino mag-e-interview? Si maybe Robbie Domingo, maybe Edward Baba. No biases aside, mga kaibigan. Kasi we know now naman, Robbie Domingo is such a good interviewer. And Edward Barber can just throw questions like this and like that straight away. Or Melay Cantiveros, it's gonna be a fun encounter ng nilang dalawa. Para bang maging seryoso at maging funny, or maging funny ang isang interview kung silang magkasama. Hindi natin alam kung seryoso ba, funny ba, or sasakit bang tiyan mo sa tawa, o di ba? Or anyone else like Kim Chu, o di ba? Sana naisip man lang yun ng management na gawin para meron pang more interaction, and then of course adding more viewers, audience sa ginawang interview diyan kami. But so still it's a some kind of promotional, but I feel like parang medyo kulang, parang some kind of ginawa lang for the sake of giving the fans the satisfaction, or satisfied ba kayo sa klase ng interview na ginawa kay Maymay? Hindi man lang inilagay sa Magandang Buhay to 'di ba, for like 15 minutes sa Magandang Buhay para lang maganon. Pero anyways, who are we to really ask like that from the management, kung alam naman natin na ABS-CBN is not a network anymore but a content creator. So hopefully masaya naman kayo doon, and I'm hoping na in the next interview, kung meron man, may bago magkanta si Maymay, I beg to suggest, di ba? Mag-beg talaga ako na gawin to ng tama sa proper show, just like Pie Channel, having her mag-play siya doon kay Edmonzano, mag-play muna siya, tapos in the middle of the show is tatanungin siya ng kung ano-ano ni Edmonzano, Luis Manzano, I'd rather say, Luis Manzano, or doon kay Melay Cantiveros sa Pie Channel, o diba? Parang masaya din naman. But anyways, per highways, I might be that kind of demanding, pero what I'm after is for the best of everything para kay Meritel Maymay Entrada. Sana next time ay mangyari yung mga wishes natin for Maymay Entrada. But then thank you pa rin ABS-CBN Star Music for this interview. At least meron pa rin kaming napanood na promotional video from Maymay Entrada about her song Chada May Gugma. And we are wishing, just like the rest of the family, na mabigyan nyo ng chance na kantahin ito ni Maymay sa Wish Bus FM, na makanta ito ni Maymay sa ASAP natin to, sa It's Showtime, sa Magandang Buhay, and then makanta ito ni Maymay sa mga FM stations na connected sa ABS-CBN sa mga provinces po yan, di ba? But then yes, yan po muna ang ating update on Maymay Entrada. That was such a very long interview of Maymay Entrada, and yeah, thank you so much. I will see you later for more po. Magandang umaga. Oh, magandang hapon pala. Magandang gabi po.